Hey everyone, welcome back to the Nurse Talk Podcast. I'm your host, Daniel, and tonight, ang guest ko is si Nurse Germz. You guys know her if you like to binge watch Filipino dialysis nurses na nasa US na. And she is, of course, working in a dialysis unit based in Thorndale, Pennsylvania, direct hire under WWHS. Hello, Nurse Germz. Welcome to the show. Hello. Welcome, the nurse photographer. Hey. What's up? Grabe, ang ganda ng mga nilalabas mong yung mga stories mo. To those watching, if you follow her sa IG and sa FB, grabe, pag nakita niyo yung stories niya, parang straight out from the movie The Notebook eh. Na sobrang ganda, parang sarap pa in love. Before we start terms. I sorry. Ako ko parang yun yung feel eh. Yung parang dramatic yung ano ko. Yung story. Before we start, Germz, can you share us yung YouTube channel mo and the Facebook fan page? Okay, so it's Nurse Germz. Then yung Facebook page ko, Nurse Germz din. Easy lang ako makita. Nurse Germz lang talaga ako. All right. So, okay. So, when we were exchanging DMs the other night, no, you told me that 7 years ka na sa dialysis, no? And what made you choose dialysis? Ano kasi siya eh, para siyang in-between. Like, ayoko yung parang routine, ayoko din yung medyo toxic. Parang sakto lang yung routine, then meron ding mga toxic, but not in most cases. So, swak na swak siya sa akin. Kasi I've been to different departments, pero parang naboboard ako sa ward. Sa emergency naman, parang di din kinaya ng powers ko. So, nung na dumating ako sa dialysis, ito ang gusto ko. Ganun. Okay. And then sa 7 years mo na yun, kailan ka ba nag-NCLEX? Sa 7 years ko, 2015 ako nag-start sa training talaga. Nag-enroll talaga ako ng training. So, 2 years after 2017, I had the interview. Then, 2 years after, yun, doon pa ako naka-NCLEX. Okay. So, okay. It takes time. Kasi, nag-duty na ako. Tapos, lahat din nung time nag-take ng exam. So, wait ako sa slot ko na magkaroon. Ang hirap na, no? Pinagsabay mo. Will ba ako sa mga taong ganun? Oo. Mahirap. Kaya nga yung first take ko, bagsak eh. Ayos lang, mas maraming experience. Mas alam mo yung NCLEX. Parang mas gusto sa akin na pressure. Teka, sabi mo kanina na interview ka. So, nauna pala yung naghanap ka ng employer bago ka nag-NCLEX. Tama ba? Mm-hmm. Yung nung time na yun, parang yun ang uso na. Una yung employer. Tapos hihintay na mag-NCLEX kami. Okay. Mm-hmm. Ngayon kasi okay. Parang iba na yung ano eh, yung type na you can, parang pag nag-NCLEX ka na, makakahanap ka na ng marami. Sa amin doon, iba pa eh. Oo nga eh, no? Oo nga. Okay, so alam natin na direct hire ka. Pero ask ko lang, no? Did you ever shoulder anything sa application mo pupunta sa US? Like yung parang hot topic kasi ito ngayon, like sa mga Facebook group na may isang employer na nagpabayad ng $3,000 sa nurses, pero hindi pa doon nagtatapos, binayaran din sila ng hospital para i-process yung mga nurses na yun. Wala so far for the hospital. For us, para sa akin lang, like yung immigration fee, yung fee bill ng dependent, yung ganun lang. Yata walang na, payment for the agency. Okay, sorry na puputol yung camera ko, pero ganyan talaga yan. Yeah, tama, no? Yung fee bill talaga ng dependent, no? Sagot talaga natin yan eh. Oo. So, gano'ng katagal inabot yung petition mo sa panahon or sa time na nag-sign ka ng contract hanggang sa makalipad ka sa US? And anong stage sa petition mo yung naka-experience ka talaga ng yung delays talaga na mahaba? 5 years total. Oh, talaga? Kasi, if start sa interview since 2017, then 2 years later pa ako nag-exam. Pero if after sa exam, 3 years na lang siya.
So, yung pinaka-delay ko, yung ano, yung na-DQ ako. 1 year, ano ako eh, 1 year ako na nag-wait na magka-ID. Kasi yun yung time na mag-request pa ng expedite, plus ano ng NBC, yun pa yun na time. Then, yung na-year din kasi, parang busy ako sa hospital. Yun na yung nag-open kasi ako noon ng dialysis center, so set aside ko muna. At yun na, ready na ako, yun pa yung time na parang, ano, nag-stop sila na mag-approve ng mga expedite request. So ayun, parang gumuho yung mundo ko. So nag-resign ako, naglipat ng outpatient instead of hospital. So ayun, it took 1 year. Then, the next year, January, tsaka ako nakakuha ng ID. Tapos another delay kasi the sputum. So ayun, yun yung mga super delays. Mga okay. 1 year and 6 months siguro. Grabe, from DQ yung haba nga nun. Oo nga eh. Yung akala mo okay na yun kasi may interview na, tapos pag medical, na sputum pa. Oo nga. Teka, so ikaw... Tapos yung dependent ko pa, ha? Naku, 1 day lang yung medical niya. Ano, sorry? Ano yung sa medical tapos niya? Tapos yun, parang, ano yun? Bale, yung time na yun, kasi di ba ako parang, you can hear me now. Kasi nung time na yun, parang, siyempre, sino bang applicant dito? Bakit ako ang na-delay? Tapos siya, 1 day lang, kasali na yung immunization. Tapos ako, mag-wait pa ng 2 months or 3 months. Yun yun. Okay. Okay. Pero ikaw ba, yung na-DQ ka na, isa ka rin ba sa mga nagpapadala ng mga, yung parang kinukulit mo na para magkaroon ka ng interview date? Oo, oh, kung masisi ko na lahat ng ano, lahat ng immigrant dyan, ginawa ko na eh. Parang I think mga 4 siguro ako nag-request ng expedite. Tapos yung pang-4 ko, yun yung hindi ko na naka-receive ng reply. Then by January, the year after, yun na yun. Nabigyan na ng idea. Yun na yung start yung bigaya na ng ID lahat. Mm-hmm. Yung wala nang parang delay, parang nagka-catch up na sila. Oo. No. Grabe, sana ganun pa rin hanggang ngayon kasi turn ko na next eh. Ikaw na, Arizona na. Oo, Arizona. Teka, alam mo, pinanood ko yung mga videos mo, lalo na yung pagdating mo sa US. May sister ka pala dyan, no? Yeah, my sister. Siya talaga yung reason bakit papunta sa US. Ah, I see. Okay. So, ano yung pinaka, para sa exciting part ng pagdating dyan sa US mo? Exciting part yung... Ano, yung pagdating talaga, yung pagtapak ng soil ng US. Yun yung pinaka-exciting part. Oo, no? Grabe yung feeling nun. Aramdam mo eh, sa video mo eh. So, sa Thorndale ka ba agad nun nagland na? Or parang nagbakasyon ka muna bago ka lumipat sa Thorndale? Doon ako sa ano, sa sister ko muna. Okay. Kasi, yung ano kasi, hindi pa ako nabigyan ng ano, ng final facility. Tapos syempre, na-sputum ako. Syempre, malapit na ma-expire yung visa ko. Mga 1 month lang, no? Tapos wala pang facility. So, kinulit ko. Nalilipad na ako kaya ito lang final facility. So, ganun. Binigyan nila ako. So, pina-fill up ako ng form para at least ma-reimburse yung ticket. So, yun. Pinayagan naman ako. 3 weeks okay. Din ako, tapos napakaganda kasi it was enough time lang siya na maka-adjust ako para sa culture and etc. Okay. Teka, ask ko lang, kung wala pang final na facility for you, hindi ba parang tinatanong, parang pag-interview ka na, parang anong area or saan ka ma-assign? So anong diskarte doon? Anong sinasabi? Or para meron kayong parang dito muna talaga kayo, usually lahat, ganun? Ano kasi yun, usually pag mabigyan ka ng offer letter, may ano ka nun, may facility ka na nun.
Ngayon, as the years goes by, depende kung ilang months or years na nag-pass, maiiba kasi yon, kasi baka yung facility na yon full na, so di na needed. So kaya yun, before ka mabibigyan ng ticket, i-check mo na nila. So yun ang nangyari. Pangatlo ako na iba-iba ang facility. Pangatlo, nag-change. I see. Okay, ngayon alam ko na. Kasi parang it's always been a question for me. Paano pag hindi mo alam, tapos pag in-interview ka, pero ganun pala. Okay. Okay. So, habang naghihintay ka, so nakarating ka na sa US noon, wala ka pa dun sa facility mo, did they parang send you na pa ng mga online modules para pag-aralan? May mga kailangan kang kompletuhin na ganun? Ano yan, yung sa WWHS or sa Davita? Davita. Wala naman. Pero before ako lumipad, may binigay yung WWHS namin na i-fill out. Tsaka kami mabigyan ng reconfirmation offer letter. Okay. Okay. Munti ko na ngayon hindi mabasa eh. Tapos nagpanik ako. Hello, malapit na yung ID ko. Hindi ko natapos. Yun yung pinaproblema mostly kasi hindi pa nila natatapos. Tapos malapit na yung ID. Okay, okay. Teka, let's talk about yung work mo. So, tama ba? Chronic dialysis unit siya? Yeah, chronic. Outpatient. So, ilan yung usually nyo na nurse-patient ratio? Dito, usually, yung by law daw talaga, 1 is 16. Mm-hmm. Pero dahil sa short staff, yung sa clinic ko, naging 1 is to 18. Tapos ikaw lang mag-isa na nurse. Tapos, for the whole day. Tapos mga LPN and CNA ba ang kasama ganun? PCT ang tawag nila dito. Patient Care Technician. Okay, okay. PCT. Okay. Mm-hmm. So sa experience mo, Germz, kasi ang tagal mo rin talaga nag-dialysis dito sa Pilipinas. So paano mo siya mapag-differentiate, no, yung dialysis dyan versus dito sa atin sa Pinas? Well, compared to staffing and setup, yung sa staff, mas maganda yung sa Pinas. Aha, aha. Kasi doon sa Pinas, ano siya eh, ang nurse nila by shift. Dito, ang nurse by whole day. So, kahit ilang shift yan sa whole day, ikaw lang talaga ang nurse. Same staff lang yan. So, siguro 3 shifts. So, for the whole day, isang the same nurse yan for 3 shifts. Compared sa Pinas, 3 nurse na yan. Tapos doon din kasi sa Pinas, lahat kayo nurses. Tapos dito, PCT sa mga kasama mo. So, ikaw lang mag-isang magano, parang mag-captain of the ship sa iba. Parang, ano talaga yung message mo dito eh. Parang, ganun. Hindi ka kasi mag-alala sa Pilipinas kasi lahat sila may alam kung anong gagawin. Pero kung dito, ikaw lang isa or dalawa kayo if malaki yung clinic. Tapos, yung pinaka-iba talaga dito is documentation. Kasi papel doon eh. Dito, computer. So, yung ano talaga, yung first day ko, as in na ano ako, standing ovation lagi kasi nagdo-document. Buti pa doon sa Pinas, doon ko na-appreciate ang paper documentation kasi naka-upo ka lang, tapos sulat ka lang ng sulat. Dito, ano eh. Ano ka, mag-stand, tapos mag-computer, tapos ang laki pa ng clinic. So, papunta ka doon, sa ibang kanto, gano'n. So, bang may tanong ka sa preceptor mo, tapos nasa kabilang kanto, huwag na i-figure out ko na lang kasi ang sakit na lang pa ako punta doon. Okay, okay. Wow. Okay, alam mo, nakikwento rin sa akin na iba yun, no, na mga nasa skilled nursing facility, na sila lang yung BSN, kaya every time na may parang kailangan magpasok ng IV, tatawagan sila ng LPN, pero ire-ready na yung mga gamit, and then sila yung gagawa ng mga procedure. So, yeah, no, same din, no, parang ikaw yung captain of the ship during the shift. Mm-hmm.
Regarding sa ano lang, we're not gonna discuss the exact numbers, but about sa salary, dahil direct hire siya, pasok ba siya sa PWD within the range of the PWD? Kasi may iba ako nakausap ng mga galing sa staffing na kunyari, ito yung offer sa PWD pero ang salary nila is mas mababa ng mga $4, ganun. So, more than the PWD. I see, okay. Kasi that's sa cool. Akin, 27 lang ata yung PWD, tapos way more yung ano, yung rate dito. Like, nasa 30 plus. Yeah, tama, no. Kasi yan din yung mga nadidiscuss sa akin ng mga direct hire na pagdating nila sa US. Sa una, parang ito yung i-offer yung pinakamababa sa PWD pero dahil direct hire sila, no, pagdating nila, nire-re-evaluate yung credentials nila and then plus $6, plus $5, ganun. Yeah. Alam mo, malapit na tayo matapos eh. Parang marami akong na-miss nung ano yung difference ng Philippines at ng US. Uh-huh. Okay, teka. Let's go back to your work. Ang alam ko kasi dito sa atin sa Pilipinas sa dialysis, may kasamang MD, 'di ba, during the whole shift. Diyan ba sa US? Is it the same? Wala. Pag may problema dito, call 911. Yeah, no. Alam ko ganun din. Okay. So, Germz, may time na ba na tumawag ka na 911? Hindi pa so far. Siguro na ano lang siya, parang ano ba yan, na timing lang na yung nag parang nagmaman sa clinic ko ngayon is puro Asian. Korean kasi yung kasama ko. So parang used to, hindi kami masyadong nag-911. So if ever nagpa-pass out yung patient, kung anong ginagawa namin sa Pilipinas, yun lang din. Kasi yung first clinic ko na-try, 911 diretso eh, kahit hypotension lang siya, yung nag-pass out lang. Hindi na pinabalik ng treatment kasi mostly doon Americans eh, yung nurse. So, okay. Hindi ko pa na-try. Ayoko din mag-try kasi ang hirap nung mag-English. Ako pa ang ano, i-911. Teka, naalala ko kasi na kwento mo sa akin, regarding lang sa dependent, na parehas kayo nasa dialysis, pero yung nag-dialysis na ba siya or yung nag-training siya is nilipat ka sa ibang facility? Kasi what's the rationale behind that? Bawal magkasama sa ano ang couple sa isang facility, ganun ba? Yung tawag nila nepotism, yung parang ganun, kung ganun pa. O, hindi pwede magkapamilya or mag-asawa, ganun. I see. So, nepotism ang term, ah. Okay. Meron ganyan sa ano, sa mga the good doctor, yung mga series, sa mga Pedro. Okay. Sorry, hindi ako nanonood kasi. Oh, ay, meron pala. So, nilipat ka sa ibang facility. Ikaw pumili ng susunod na facility or parang kung ano lang yung pinakamalapit? Hindi, sila. Nang timing din yun na yung facility ngayon na nilipatan ko, nag-resign na din yung nurse. So, nag-fill in kami dito. So, blessing in disguise. Gusto na gustuhan ko yung clinic kahit malayo pa siya, 35 minutes away. I'd rather drive that long. Kahit doon sa clinic na ano, parang toxic doon, may daming pasyente. Oh, that's good. Tapos hindi lang yung ano, hindi yung job mismo yung toxic ah. Yung mga pasyente mismo kasi, you know, mga ugali, ganyan. Okay. Sa Thorndale, Thorndale. Sorry. Ano yung mga ugali niya tapos mag-nosebleed ka pa kasi English eh. So hindi siya Tagos kasi hindi Tagalog or hindi Filipino. Okay lang. Okay, sa Thorndale ba, mas marami ang white? Mix siya.
Kasi yung Thorndale kasi, ano siya eh, composed of two clinics na yun. Kasi supposedly yung permanent facility ko, Coatesville, tapos close pa siya, kaya ako doon sa Thorndale. Dahil yun yung Coatesville, parang puro siya maitim. Let's use the word na lang baka. Yung, Native Americans. Yes. Oh, mostly Native Americans from Coatesville. Kaya nalipat sila sa Thorndale. So, ayun, mix na siya. Ah, okay. Okay. So, pag nalaman ko, mga Native Americans yung sa permanent facility namin. Sila kasi ang medyo, ano na, ugali. Gano'ng katagal ka na ba dyan sa US ngayon? 3 months na ako na yung nag-start ako ng, ano, sa clinic. Tingin mo ba sa 3 months na yon, masasabi mo na every time na mag-duty ka, confident ka na, ganun? Yeah, I think so. Sa 3 months, parang masasabi mo na na-adjusted ka na. Makikita mo talaga yung difference. Okay. So, 3 months is enough. Although, di pa ano, pero at least ano mo na yung routine. Oo, oh, ano, routine. I see. Okay, and going back lang, no, a few more questions about your work. Gano'ng katagal yung training mo, yung may preceptor ka, bago ka nag-solo? Actually, dito, di ko na-feel na may preceptor kasi saka busy, pabawayaan ka na ng ano eh. Tapos alam pa nila na may experience ka. Pagdating ko pa sa clinic, lahat ng nakalabas sa bibig nila, na very experienced nurse. So ikaw mismo parang... Pressure's iba on you. Ko sa Pinas, sa Pinas po yun, di po dito. I see. Stressful yung first few days. Expectation nila eh. Tapos yung first day ko sa floor, pinatusok na ako eh. Ako nga? Magtutusok na ako. Hindi nga ako tinuruan ng ano sa machine. Oh, pero, talaga? So, diniscover mo na lang? May experience ka eh. Oh, tapos ako na lang magdi-discover, ah, ganito pala. So, magtatanong ka talaga. I see. So, teka, ano yung machine na ginagamit mo dati sa Pilipinas and ano yung ginagamit niyo dyan sa facility niyo? Sa Pilipinas, I've used B-Bron and Fresenius din, pero yung medyo low, ano yung lower level na machine dito, parang level up na medyo, pero dun sa first clinic ko, ano pa yun? 2082. Parang hindi pa siya touchscreen. Then sa clinic ko ngayon, ano siya? Touchscreen siya. Which is mas okay kasi old machine na kasi yung dating clinic. So medyo daming problema dito. Okay lang talaga. Talaga. Okay. Ito, Germz, sometimes kasi, no, pag nandito pa tayo sa Pilipinas, parang we get too excited to fly to America. And then, pagdating natin, no, parang we realize a lot of things, no? So, para sa'yo, ano yung mga bagay na parang, alam mo yung parang excited ka lang, hindi mo naiisip, pero pagdating mo dyan, parang na-realize mo na, ah, ganun pala dito ang hirap. Tapos parang looking back, parang mamimiss mo ulit yung Pilipinas. True. Lahat. Nami-miss. Pagdating pa lang dito, ano na eh, pagkain. Aha. Hindi talaga, nothing beats Filipino dish. Kasi dito sa Amerika, parang ano lang eh, parang hiram-hiram lang sa ibang culture yung food nila, wala silang own dish, parang ganun. Aha, so, mga Mexican din, mga Indian, makakain lang din dito. So, buti na lang may Asian, pare-pareho sa Filipino eh. So, food, tapos sa work naman, ano yung staff mismo. Kasi iba yung na may kakilala, ang madali ka lang talaga kasi matapag, ano, friends doon sa Pinas. Kasi syempre, same culture. Tapos dito, ang hirap in English. Pero iba din kasi ako, hindi ako ganun ka, ano yung medyo shy kasi ako yung first time. So, buti na lang may kasama ako na Filipino. So, yun, parang na-okay na ako at least. Yun yung sa bagong facility na nilipatan mo, may Filipino? Hindi, yung dati. And then ngayon, Korean? Nagkakilala lang kami sa chat.
Tapos, dito na kami nag-meet up. Nag-meet up doon sa place. Ayos yun ah. Oh, okay, nangyayari pala yun. Parang ano lang, magkapatid kami. Kasi pareho kami, singkit. Tapos nagba-mask pa. Tapos same yung hair, naka-ponytail. So akala, are you, sasabihin nila, are you twins? So parang ganun talaga, no? Pagdating dyan, hanggang, hindi na talaga nag-mask yung mga tao, no? Tama ba? Hindi naman. Sa airport pa lang, yung airport pa lang, wala nang mask. I see. Germs, what's it like living in Thorndale, Pennsylvania? Ano yung mga activities nyo during your days off? Nung day off namin, meron bang activity? Parang natutulog na ako lagi. Pagod. Dito, ang daming activities dito actually kasi dati may fall festival, tapos ngayon Halloween. Na-try na namin yung ano, yung trick or treat talaga. Cool. So ano ba? Na activities. Siguro ganun lang siguro. Wala kasi, hindi pa kami masyadong ano eh, nag-join ng mga ganun kasi medyo nag-a-adjust pa. Busy rin. How about naman yung mga rate ng mga apartments dyan? Like from one bedroom to two bedroom, ganun. Anong usual running rate ng mga apartments? Itong apartment ko, mahal. Kasi nung time na yun, summer. So yun yung time na parang inflation, mataas talaga yung rate. Kasi yun yung, ano ba yun? Lahat naghahanap ng bahay. So if malaki yung demand, di syempre tinataas at. Kung sasabihin nila, itong rate ko parang nasa New York na daw. Tapos itong town ko, town lang to eh. Mga nasa 1.6 ang mahal. 1.6 gives you a one bedroom or two bedroom? One bedroom lang. I see. Pero okay siya kasi yung area parang ano eh, yung home style. Mm-hmm. Kasi yung coworker ko na Pinoy, 1-2 lang sa kanya, pero yung style nila parang ano, parang yung pataas. Ah, okay. Parang condo units ganun na style. Mga 2 floors at 3 floors. Ito amin, parang bahay talaga, may front yard, malapit sa road, may parking, ganun. Not bad, tapos, no. Tapos may mga friends din dyan, mga deers. Makikita mo lang sa window, squirrel. So, maganda. Tapos malapit din siya sa mga areas. Nalalakad, walking distance lang. Mga grocery. Pati yung clinic actually. Yung first clinic ko sa Thorndale, walking distance lang. 30 minutes sa walking distance? O mga 10 lang? Gabi naman. Ano? 10 siguro or 15. 1.4 miles. Hindi ko na alam anong kilometer. Na-practice ko na yung mga miles dito. Fahrenheit at ano. Oo, no? Hindi na ako makakonvert. Okay, and last question. Para sa mga Pilipino na naghihintay ng mga interview date nila, Germs, anong tingin mong pwede namin gawin, no? Para mas madali yung pag-transition dyan sa Amerika? Ano ba, I think ang pinaka-importante siguro yung endorsement. If ever yung main state mo, hindi yung ano, yung saan yung facility mo. Kasi ang hirap pag dito ka pa mag-e-endorse. Yun din, ano ko ba? Siguro yung phone. Kasi may mga phones talaga na hindi mag-work dito eh. Tapos kailangan i-open line din. Kasi yung phone ko hindi na open line. So yun, napabili dito. Kasi ba Huawei siya o hindi? Samsung. Hindi ko lang yan na open line, pero ma-open line siya. Hindi ko lang talaga nagawa. Okay. Wait lang. Be patient. Darating din yung time nyo. Nahintay ko nga yung 5 years kayo pa nga. Oh nga eh. Teka, so sa 5 years ba, malalaman mo, masasabi mo ba, Germs, na parang perfect timing yung nangyari na siya? Perfect timing talaga siya kasi
Kasi nung time yung parang na-delay kami, parang may relatives kami na COVID. So parang blessing in disguise. So andun kami para mag-take care. Tapos pagdating din namin dito, summer, so hindi kami masyadong mag-adjust kasi supposedly February kami makapunta dito na kung ano pa yun, nasa medyo winter pa yun. So, perfect time talaga siya. Mabuti nga yun na nandun, nasa Pilipinas pa kayo that time, yung regarding sa relatives mo. Teka, last question lang, kasi alam kong maraming ding curious na about this. Regarding your dependent, since nurse din siya and NCLEX passer na siya, pagdating, kunyari ako dependent. Hindi pa siya NCLEX passer. Ah, hindi pa ba? Hindi pa. Ako kuha pa lang. Ay, sa NMI nga pala. Sa NMI application. So, kailan siya kukuha? Malapit na. Malapit na siguro. Okay. Nagde-take time din siya. Okay, that's good. Oh, wait. So, ang work niya sa dialysis unit is? PCT. Okay. So, hihintayin lang. Once na may NCLEX na siya, diretso na siya as nurse. I see. Okay. Sanay na tapos agad siya. Pag ano ka, pag same tayo ng company, may referral siya. Pero hindi ko yun nagawa kasi tsaka ko lang nalaman no after ko nasabi ko na. So instead of sasabihin mo yung F sa FA mo na may i-refer mo yung dependent mo, hindi. Gawin yun sa workday, yung sa parang sa system ng ano ng company kasi kailangan nila documentation eh, hindi verbal. So sayang. I see. Okay. Okay, so alam na ng mga nanonood niyan, ganun na gagawin nila. May referral. Mga $1,000+ din yung referral fee. Sayang din, no? Para sa mga USRNs dito sa atin pag nag-refer ka ng, ano, ng USRNs sa BPO, di ba? Meron din eh. Oo, ganun din. Okay, Nurse Germz, maraming salamat for sharing your story with us. Those watching, please don't forget to support our channel. All right. Okay. See you in the States, Nurse Germz. Bye bye. Yeah. See you next year. Okay.